Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shad Godoy and today tuturuan ko po kayo how to create a WordPress post inside WordPress, no? Paano po nakakapag-create ng articles, ng blog posts, no? Tuturo ko po sa inyo kasi kadalasan po kasi mga virtual assistant, no, minsan nauutusan tayo ng mga employers natin or ng mga amo natin para mag-upload ng mga articles nila, ng blog nila, no. So today tuturo ko sa inyo, no, kung paano mag-add po ng article or ng post inside WordPress, no. Si WordPress po kasi isang CMS, no, content management system na kadalasan pong ginagamit ng client. So mga 60% po ng mga website owners ito po yung gamit. So kaya ito po yung ituturo ko sa inyo, no? On the left side of our screen po, ito po yung tinatawag na WordPress dashboard, no? Dito po nangyayari, no, kung may website ka, kung mapapansin niyo po yung nasa kanan, 'di ba po, ito po yung website po natin, no. Kung makikipapansin niyo, ito po yung blog natin. So yung left side po, ito po yung makikita niyo sa dashboard, at yung right side, ito naman po yung nasa labas po ng website. So para po tayo makapag-add ng blog, no, ituturo ko po sa inyo, no. Wala po kayong ibang gagawin kundi magpunta po dito under dashboard, is click nyo lang po yung add new, no, add new, or dito po sa post, add new post. Yan. So meron na po tayong nagawang blog, ano. Ang gagawin po natin is kokopyahin po natin tong blog na ginawa natin. No, ito yung ginawa ko noong January 15, no. Kukopyahin po lang natin para po mabilis tayo, no, para kasi syempre tuturuan ko lang naman kayo kung paano, hindi naman po tayo magsusulat ng blog, no. So ang gagawin natin is kukopyahin po natin tong nasa right side. So yung nasa left side, kung mapapansin nyo, tinatanong po tayo ng title. Ito po yung makikita nyo sa labas, ito po yung title. So ang gagawin nyo lang po is kukopyahin nyo po yan, copy, and then you have to paste it here, no. So yung mga mapapansin nyo po, yung mga ibang WordPress website, medyo iba-iba, no. Iba-iba yung pag nag-create ng post, iba-iba yung parang itsura. Pero wag po kayong matakot kasi po, iisa lang din naman po yung ginagawa nyo, no? Nagsusulat po kayo ng article. So ayan, kung mapapansin nyo sa left side, tinatanong tayo type to choose a block. So ang lalagay lang po natin is to, kukopyahin natin itong paragraph na to, and then mag-add tayo ng paragraph, no? At this case, hindi na po siya nag-add ng paragraph kasi technically paragraph po yung naka-choose na block. Yung block po, makita nyo po mamaya kung ano po yung ibig sabihin ng block. So, ayan. Pinaste ko po yung paragraph, ano. So, pwede nyo pang i-edit yan, no? Whether gusto nyo po ng italic or gusto nyo po hindi or gusto nyo i-bold, nasa sa inyo po yan. So, ang next side, next naman po natin, kung mapapansin nyo yung block na ginawa natin is may subtitle sa loob, no? Yung may malaki. So, ano po yung dito sa block? Ang gagawin nyo lang po is mag-a-add kayo ng block, and then punta lang po kayo sa heading. So para makagawa kayo ng medyo malaki na sulat. Ayan. Heading 2 po yung size niya, no? Pag sabi headline po, ang pinipili ko kasi heading 2. So enter lang po natin, and then kopyahin po natin yung under below, which is yung paragraph. Ayan, nakagawa na po tayo ng title, nakagawa na po tayo ng paragraph, ng heading. Ang susunod na po naman natin is paano natin kukopyahin yung subtitle, no, subheading nito para hindi na po tayo mag-add. So ang gagawin niyo lang po is duplicate niyo, pipindutin niyo po yung ito, yung tatlong dot, and duplicate niyo. Okay guys, inuulit ko, some other WordPress website ay iba po yung interface. Pero huwag kayong matatakot kasi syempre, it's just a matter of you knowing, no, kung duplicate yung pinindot ko, hahanapin nyo lang din po doon sa website kung ano po yung duplicate nila doon, no. Pero kadalasan po kasi ito na po yung lumalabas sa interface, yung Gutenberg na tinatawag interface. Gutenberg interface, yung parang drag and drop, no. O yan, pinaste po natin, and then kukopyahin lang po ulit natin yung paragraph. Ipipaste po ulit natin dito. Ayan, nabubuo na po yung article natin, ano. So kung mapapansin nyo, under number 2, have some virtual assistant training. Kasi yung title ng blog po natin is how to be a virtual assistant. Yung number 2, have some virtual assistant training. And then,
Meron tayong subheading na maliit, no? So wag po tayong kakabahan pag ganun. Mag-add lang po tayo ulit ng heading. So nag-add lang po ako ng block, ano? Ayan, no? Add ng block. Heading. And then, ipipaste ko to, kakapi ko to. Paste ko yan. And then, papalitan ko lang po yung size ng heading 3. Yan, kasi pag maliit po, yung papalaki po ng papalaking number, papalit yung letter. So, ito kasi ay sub-headline ng number 2. So, dapat mas maliit siya, di ba? Okay, guys. Ito, medyo tricky. Mapapansin nyo, video na po yung kukopihin natin, no? Video na. So, ang gagawin natin is mag-add tayo ng video. Then, pwede pala yon. Mag-add ka ng block. Tawag po dyan is block. Is, hanapin nyo lang po yung YouTube. And then, ang gagawin nyo, pindutin nyo yan. Ang gagawin nyo is, pupunta kayo sa URL nung video sa YouTube. Kukopyahin nyo po yung link. And then, ipipaste nyo dito. At i-embed nyo. Yan. Para lumabas yung video, di ba? O, di ba? Nakopya na natin. So, guys, iba-iba po yung pwede natin i-add sa vlog natin. No? Pwede po tayo mag-add ng image. Pwede po tayo mag-add ng video na gusto nating i-embed. No? Kung paano, okay, ganito, image. If, for example, mag-add tayo ng image, no? Gusto natin maglagay ng litrato. Image. Image naman po yung hanapin natin. Tapos, under library, pwede kayo mag-upload ng mga gusto nyong pictures. Ayan, may existing na kasi ako, so pinili ko na lang. O, pwede ako mag-add ng image. So, ganun lang po kasimple, guys. Wala pong rocket science dito, no? So, kung mapapansin nyo, ayan, number 1, meron na tayo, di ba? So, number 2, basic social media management. Ang gagawin lang po natin, iduduplicate natin to para hindi na tayo mag-add. And then, kung mapapansin nyo, gagawin ko, idadrag ko yan sa ilalim. Ayan, para pumunta siya doon sa ilalim. No? Ayan, no? Dinadrag ko lang. Ayan, di ba? So, ang susunod kong gagawin, ipipaste, kakopi ko to. O, di ba? And then kung gusto ko kung ito naman, pwede niyo i-duplicate to. And then i-drag niyo to dito. Ayan, medyo naglalag lang po ng konti. Tapos palitan niyo yung naka-embed. Yan, hindi ko mapalitan. Yon. Papalitan nyo, pipindutin nyo yung edit, no? Yung parang lapis. So, ipapaste nyo lang din po ulit yung video dito para lumabas. Ayan. So, paulit-ulit lang po. Ulitin po natin ulit para makuha nyo, no? So, duplicate. Duplicate nyo lang po yung title and then drag. No? And then copy nyo po ito and then i-paste nyo. Yan. And then kung gusto nyo, hindi na kayo kung mag-a-add kayo ng block, pindutin nyo si YouTube. Type nyo si YouTube. Kasi video na naman po kasi ayan po number 3 oh, makita nyo sa kanan number video po yung kukunin natin. So pupunta lang po tayo sa link. Close lang po natin 'to. And then ipipaste natin to dito and then i-embed natin. So ganun lang po kasimple, no? So ayan. So kung mapapansin nyo, napakahaba pa po noon. Hindi na po natin to tatapusin kasi baka abutin tayo ng siyam-siyam, ano? Ang gusto ko lang po ipakita sa inyo is paano nag-a-add po ng mga item do sa article natin, ano? So kung gusto nyo, tapusin natin to, kaso nga lang medyo matagal. So, proceed na tayo dun sa next step, no? Huwag nyo po kalimutan mag-save, no, palagi. Kasi baka po kasi may mangyari habang ginagawa nyo, mawala yung ginagawa nyo. So, for example, tapos na po kayo, no? Tapos na po kayong kopyahin to, kunyari. Or tapos na kayong i-upload yung article na gusto nyo. Meron kayong sinulat, tapos na kayong i-upload dito. Nalagayan nyo na ng sub-headline, nalagyan nyo na ng image. Or kung may video, na i-embed nyo na, no? Ang gagawin nyo para makita nyo siya,
ipipreview nyo siya bago nyo po siya i-publish. Kasi pwede nyo, may option kasi dyan sa taas. No? Ayan, no? Makikita nyo, preview, publish. So, hindi nyo po muna siya ipapublish. Ipipreview nyo po muna para makita nyo po yung resulta nung pinagagawa nyo. Kung mali, may mali ba or tama, di ba? O yan, di ba? O, makikita nyo, ito na po yung magiging itsura niya sa website. O, ayan, no? Magkakaroon kayo ng article. So, pin-review ko lang po. Kung gusto nyo naman po makita na sa cellphone, no? Mobile. Ayan. Ito yung labas niya pag sa mobile phone. Para at least makita nyo yung itsura, no? Bago nyo siya i-publish. Ayan. So, kung tapos... Ay, nawala. Wait lang. Ito dati. Ayan. Ayan. Kaya po, dapat nagsisave kayo, no? Ayan. Ako, nag-save ako. Pero yun yung na-ex ko. Kung hindi ako nakasave, di wala na yung ginawa ko, di ba? So, yan. Kunyari, tapos na kayo, pwede nyo na po siyang i-publish. No? Pero in this case, pag pinablish nyo po siya, magiging, mapupunta po siya dito, no? Magiging ganito siya, magiging vlog, lalabas na siya dun sa website, sa labas. Pero hindi ko na po siya ipapublish, guys, kasi madodobli eh. Kasi meron na tayong ganun eh. Oh. So, pero pag pinablish nyo yan, ang labas niyan, dito po. Kunyari, di ba, may mga sa website ko, makita nyo, chatgoday.com, under sa vlog ko, andyan yung mga pinost ko na mga article. So, dito yan lalabas kapag pinablish nyo siya, magiging ganito siya. Yeah, ito na yung resulta niya, ito na yung end product niya, guys. So, ganun lang po kadali. Kadalasan po ito ginagawa ng mga virtual assistant, no, sa mga clients nila, kagaya ko po sa client ko. Meron siyang website, no? So, meron siyang website. Ito, yung dietversusdisease.org. Mapapansin nyo, marami siyang article. Ayan. So, ako po yung nag-upload ng mga article na yan. So, sa website niya, kung mapapansin nyo, ako po yung nag-upload nito. Ayan. So, kaya po ako marunong. Kaya tinuturuan ko kayo. So, kadalasan kasi, medyo busy po yung mga kliyente natin. No? Busy po yung mga bossing natin. Kaya, walang iba kung mag-upload. Kundi yung mga virtual assistant nila yun. Trabaho po natin yun. No? Pwede natin maging trabaho. So, yun lang po, guys. Ganun lang po kasimpre paano mag-create ng post sa WordPress. Wala po kayong pupunta kundi sa WordPress dashboard. Mag-add kayo ng post. Ilagay nyo yung, gayahin nyo yung ginawa natin at magkakaroon na kayo ng WordPress blog or WordPress article. Yun lang po. So, kung may natulong kayo, don't forget to like my channel or subscribe to my channel for more information about virtual assisting stuff and more skills to learn from me. At have a nice day po sa inyong lahat. Salamat po. Bye-bye.